Hey guys, hey universe, this is me again and welcome back to our channel. Ayan, for today's video guys, as you can see, nasa TikTok na naman tayo. Kasi nga, may ano dito, yung may patrending-trending, papakita ko sa inyo ha, ito siya. Teka lang, ano ba ito, sino ba ito? Hindi lang natin lalagyan ng... sound kasi nga makaka-copyright tayo. Ayan. Kung ano, meron kayong TikTok. May pa-trending ito sa TikTok ngayon, yung bang Arabo na habibi, ganun ba? Yung fallen in the teenage. And it be by habibi charis. yun trending, hindi ko kita dito yung Arabo na ano, yung gwapo na Arabo ba. Tapos ayan, nang trend siya ganito, ganyan. Tapos yung iba, yung mga ano, kaigsuunan natin. Yung mga ano ba kaigsuunan, yung mga kapatid natin na mga Muslim, yung sa Islam, 'di ba? Ganito 'yun. Hijab pala kasi sinerge ko sa Google kung ano yung paano mag-pronounce ng kasi ang spelling na Hijab. Sinerge ko siya sa Google. Ano ba 'yan? Sinerge ko siya sa Google. Tapos, ito yung pronunciation pala niya. Ay, diba? Ay, nalopak ko pala yung volume, sorry. Ito yan. Ito yung ginagamit ng ating mga sister na nasa Islamic na country or sa Mindanao, yung mga Muslim, yung inano nila dito sa hair nila. Ayun. Hijab. Yan, hijab. Hijab bala yung tawag doon. Tapos, ang issue is, yung hijab pala, ipin ko yung comment dito. Or, ipop up ko yung comment dito. Yung hijab pala is ginagamit siya, hindi lang daw, may isa yung comment na yan, ginagamit siya, hindi lang daw para matakpan yung buhok, kundi sa, para yun sa buong katawan. So, ayun na nga, sa mga hindi naman tambay sa TikTok, para naman makarelate kayo kung ano yung pinagsasabi ko, ito na siya. Ito yung video, kung isa sa mga sample video na nag-trend. Ito, yung na ano ko kasi na pass sa FY page, for your page ko, for you page ko, is yung lalaki na isang Arab man na ewan ko kung hijab pa rin ba yung tawag kapag lalaki yung sumusuot yung ano nila, sinicircle nila dito sa ulo nila yung mga lalaki, kasi yung babae ganito kasi yung hijab niya. Yan yung music din. Tapos yung concern ng mga kababayan natin na nasa Islamic region is yung kanta na to at yung paghihijab is ginagawa na as trend, no? Ginagawa na, hindi na feeling nila, hindi na sila nirerespeto or yung culture nila hindi nirerespeto, kasi yung iba gumagawa ng video na to sa sound na ito, gumagawa sila ng video sa sound na ito, kahit anong tela kinukuha nila, tapos ginagawa nilang hijab, tapos naka-sleeveless lang, may iba naka-crop top, may iba naka-short, ganun. Tapos ako hindi rin ako guilty rin ako nito kasi nakikisabay din ako without knowing pala na ganun pala yung ma-feel ng mga kababayan, at without hindi ko rin kasi alam na ganun pala yung gamit ng hijab, yung ano, yung ganun-ganun. Hindi ko rin alam na ganun yung maging effect doon. Kaya ayun, binura ko na lang yung video ko.
pagkaalam ko na nag-trending na at may nag-educate na marami ng mga Muslim natin na mga kababayan at kapatid na kino-call out na yung mga gumagawa nun ng trend na yun. Tapos ako, yung nung gumawa ako nun, nag-listening ako, kaya guilty ako dito. At ngayon na nga, si Toni Fowler, ayan, marami din, kasi before siya gumawa nito, marami na kasing nag-call out na mga influencer na gumagawa nito. Iwan ko lang kung hindi niya ba nabasa na nag-call out na yung mga kapatid natin na mga Muslim na hijab, ganyan, hindi talaga proper na ginagawa siya ng ano, dapat cover talaga yung buong katawan mo pag ikaw ang gumagawa niyan. Ewan ko kung hindi niya alam o hindi niya nabasa, basta ngayon siya yung trending na ano, ine-educate ng mga tao. So ayun na nga, kasi paglabas ng trending na yon, yung Arabic boy na gumagawa ng habibi na yon, nakahype yung mga tao. Tapos yung TikTok sinabayan din, kasi nga ginawa nila ng makeup look or ng filter na Arabic look. Sinesearch ko ngayon dito sa TikTok yung filter sana, kasi gusto kong ipakita sa inyo yung ano, yung kasi para talaga siyang Arabic look nga, yung ano, iba talaga yung mukha mo. Ipapakita ko sana sa inyo, kaso parang binura na ni TikTok yung filter na yon, kasi nga marami ng mga kaibigan, kababayan natin na mga Muslim yung nagko-call out. So ayun nga, ipapakita ko sa inyo yung ako, guilty din ako sa ano nito, no, sa pate-trend na ito, kasi nakiki-trend din ako, nakiki-hype din ako without knowing, hindi ko rin alam. Sorry sa mga miyaw ng pasensya sa mga kaibigan natin na mga Muslim na na-offend kahit hindi nila nakita ang video ko, pero alam ko sa sarili ko na nakihype din ako without knowing, without ano, sumasabay lang din sa trend ganun, walang further research kung ano yon. Miyaw ng pasensya kasi hindi ko talaga alam, at binura ko naman na yung ano ko, yung TikTok ko na ganun. Binura ko na, kaya okay na. So ito, ipapakita ko sana yung makeup look ng parang Arabian, pero wala na siya dito sa ano, sa mga filters. Kaya ipapakita ko na lang sa inyo yung ginawa kong TikTok nung ginagamit ko siyang ano, ginagamit ko yung filter na yun. Ito siya. Diba? Nag-iba talaga yung mukha ko, yung ilong ko, parang ano, inupirahan. Kasi ano talaga yung ilong ko, flat talaga yung ilong ko. Pero dito, para siyang in-enhance, ganun. Tapos yung ano, lashes mo, nag-curve, tapos yung ano mo, blush mo. Nag-iba talaga. Kaya yung iba, nag-hype talaga. Kami, nasa TikTok, na-tambay sa TikTok, na-hype talaga pag may bagong trend na ganito. Tapos ganda pa ng filter. Kaya, sa mga may ano dyan, may mga TikTok account, please be aware na lang, kasi kinukol tayo ng mga kaibigan natin na mga Muslim na sana wag nating ipatrend lang yung culture nila in a bad way, kasi nga hindi natin alam kung paano gamitin yung hijab para pala yun pag cover up sa lahat ng part ng body, hindi lang sa ulo. Kaya let's respect the religion, guys, their religion, by deleting this videos kapag na inappropriate yung sinusuot natin. Tapos ito yung recent na ano, 2 hours ago lang pinost ni Miss Toni Fowler yung yung version niya. Tapos tingnan natin yung mga comment. Yan, from hahaha, na user hahaha.
Hello po, ang hijab is to cover po and you can use a hijab freely as long as you dress appropriately po. So ayun nga, yun yung sinasabi ko kanina na yung dapat kung gumagawa pala tayo nito, pwede siyang hindi sinistate dito na bawal siyang gamitin pag hindi ka Islam, pag hindi Islam yung religion mo. Okay siya, you can use freely sa hijab, pero applicable lang siya kung nagdadamit ka ng maayos. Like, hindi sleeveless, yung hindi kita yung ano, parang ganito, ganyan, mag-hijab ka, ganyan. So, ayan, ito yung ano, from Denise, the disrespect. Ganitong comment yung nababasa ko. Just don't wear revealing clothes because hijab means to cover all, not just the head. Diba? Yun yung sabi ko kanina. Ito yung comment na nabasa ko. Just don't wear revealing clothes because hijab means to cover all, not just your head, pero pwede pakita mukha. Ayan. Alam nga naman, diba? Ikawin mo lahat. Mukha na lang. Tapos dito, stationary yan, naka-crop top and shorts pa. So yun nga, yun yung nakaka-offend sa part ng mga kababayan natin, ng mga Muslim. Ang paghihijab po ay hindi fashion. Yun. Hindi daw pa fashion yung paghihijab, which is true. Kasi sa culture nila, siguro dito sa atin, hindi siya matatawag na hijab. Meron din tayong mga ganyan-ganyan, di ba? Yung parang ano, sarong. We call it in Bisaya, sarong. Ganyan. Pag tinataklap lang namin dito pag mainit, pero hindi siya kinagawang pang pumasok kayo ng church, ganun. Hindi kami nagaganyan kasi Catholic ako. Pero sa Muslim, ganyan sila. Hindi fashion, pero ginagamit po namin yun pang takip pag sobrang init or may ulan or ganun-ganun, ambon-ambon. Hi, Mami Oni. You look stunning. Hindi po pinagbabawal na magsuot o pretend na nakahijab basta po yung suot niyo po ay hindi revealing. Yun na nga po. So, let's respect each other's religion kung gumagawa po kayo nito. We can apologize naman po kung ano, may mga lapses tayo, ganun, kasi hindi din natin alam, di ba? So, thank you po. Hope na ano, maging okay na yung TikTok world since wala naman na yung filter. Bye! So, please subscribe. Ayun, guys. Thank you so much for watching and I hope itong nangyari ngayon sa TikTok world, itong issue na to, magiging lesson sa lahat na dapat i-apply natin yung think before you click. Applicable yun sa lahat ng bagay since we are using social media and we all have access to the internet anytime, no? Especially yung mga tao na nasa TikTok world na tayo yung magsisibing yung frontliner pag may bagong trend, may bagong hype. Magsisilbi sana tong lesson na hindi tayo padalos-dalos or mag-enter agad sa ganung mga trending, no? Kasi hindi natin alam kung may masasagasaan tayong tao, masasagasaan tayong religion, at yun na nga yung nangyari ngayon. So ayun nga, thank you so much for watching. This is May and please subscribe.